Hi, welcome back to my channel. My name is Patrick Oronico. So, gagawa ulit ako ng first impression review. This is the Mitsuyoshi Cake Foundation. Nakalagay siya sa box na ganito. Tapos, kita yung description or claims ng product sa Medical. Nakalagay siya sa normal na cake foundation. So, wala siyang mirror. So, this is the product. For the smell, medyo may konting strong na scent siya. Yung nakalagay sa likuran niya is Japanese. Pero, I already talked dun sa ka-office mate ko and she said na ang nakalagay daw dito is use a wet sponge and then konti lang daw kailangan na ilagay. So, for the content of this cake foundation, 60 grams yung nakalagay sa kanya. We're gonna use this sponge. I have 3N. What I know, marami siyang shades. It is 2N, 3N, 4N, 5N. Hanggang 8N yata meron siya. I bought this sa Japan Beauty Products. I have a big tigawat dito. Ayan siya. Mga pimple marks dito sa main opulent, meron. Tapos may redness ako sa ilong. And I use this IY Aqua Moisturizer. Okay, i-spray ko siya directly sa mismong sponge. Ay, ang ganito. Parang yung sponge yung may kasalanan eh. Parang ang puti niya. Okay, ayan guys. So, ito yung kalahati ng face ko. So, tinignan mo siya dito, hindi siya kakulay na shade niya talaga. Para siyang ma-orange. Pero pag nilagay mo na siya, nagwa-white siya. Na-cover niya itong tigyawat ko. Na-cover niya rin ng konti yung pores. Pero I can still see na may parang imperfections pa rin. And masyado siyang medyo dry. Pero magandang feeling kasi niya parang magpa-powder yung dating niya pag natuyo na. I think this one, hindi siya nakakatulong. That's why I'm gonna use this fake beauty blender na nabili ko sa Pretty Angel shop. Mas nabibuild mo yung product kasi siguro dahil yung sponge kasi is wet. Tsaka mas mabilis mag-apply kapag beauty blender. So yun lang talaga, yung mga redness ko na part dito sa may side ng nose, nagiging maitim siya, nagpa-black. Tapos kahit lagyan ko siya, maano naman siya, nagla-lighten ng konti, pero bumabalik din. I don't know why. Okay guys, ayan, natapos na yung makeup ko. Honestly, kanina, nung natapos ko siyang i-apply sa face ko. Una, hindi ko siya nagustuhan kasi feeling ko kasi ang dry, ang flat-flat ng face ko. Pero nung naglagay na ako ng contour here, tsaka dito sa ano ko, ayan, may nose line ako na something, doon na siya parang nagkaroon ng buhay kasi parang ang patay ng face ko. This is full coverage foundation. Sa nose ko naman, may mga nagsettle na foundation sa pores ko. Yung mga beki na nagtatanong kung mako-conceal yung bigote, from a distance, hindi siya halata. Pero kapag malapitan, aninag na aninag siya. Itatry ko siya sa flash photography kung okay siya. So, tinest ko siya sa flash photography without this light. I would say, medyo lighter nga siguro talaga yung nakuha ko na foundation. Pero ang ganda niya sa skin kasi I can see natural glow. Imagine guys, I did not use any highlighter pero parang may highlight effect. Okay, babalik ako guys later to update you kung ano magiging mangyayari sa foundation ko. Kasi by the way guys, for my skin type, I am oily. And then ayun nga, tingnan natin kung kaya niyang yung pagka-oily talaga ng face ko. Okay guys, it's already past 6 AM and as you can see, medyo oily na yung face ko pero yung pagka-dewy niya is still acceptable in my opinion. I just noticed na merong nangyaring pagbitak here sa may eye bag ko. Ayan, kung nakikita niyo yung part na yan, sorry naman sa eyes kung malaki. Ayun.
that's it. Nagbitak siya doon. And let me blot my face. Ayan, ito yung oil. So far, maganda to ah, sa 6 hours na foundation, tapos ito yung oil. Usually, napupuno ko yan eh. So, I'll get back later. Na yung foundation ko. And as you can see, meron akong oiliness na nangyayari. Medyo nag-rub off yung nandito sa ilong ko. Siguro, nakakamot ko na naman yung ilong ko. Yung tigyawat ko, as you can see guys, ano na siya. Medyo lumabas na yung pagkakula niya. Let's see kapag nag-blot ako. So, ayan yung oil. So, medyo nag-rub off na nga talaga yung mga parts na yun. Pero I do think kung nag-blot ako kanina, hindi siya mawawala eh. Pero for the sake of this review, syempre hindi ako nag-blot para matest kung anong coverage meron dito sa foundation na to. I just wanna give you guys muna yung paano ko ba nalaman yung product na to. Nandun ako sa birthday ni Joppa. Napag-usapan kasi ng mga friends ko, ng mga Becky din, na gusto nga nila yung Mitsuyoshi. And I got intrigued kung talagang maganda siya. And then I asked Randy kung saan mabibili. And yun nga, ni-refer niya nga ako sa Japan Beauty products. For the cost of this foundation, it's 1,550. Kasi nakapag-meet ako dun sa asawa ng seller. Siguro yung 50 pesos yung pamasahe niya or something. Kasi nag-meet kami sa Landmark Makati. I would say, maganda yung coverage niya. Honestly, hindi ako fan talaga ng Kay Foundation. Simula nung nanood na ako ng YouTube videos about makeup, lagi kong nakikita na kasi talaga is liquid foundation, and parang when you say cake foundation, it's very obsolete na or hindi na siya masyadong ginagamit. But I would say this is comparable to Revlon Nearly Naked or the Colorstay one, and I would say this one is long lasting. Imagine ninyo guys, sobrang oily na yung skin ko. I blotted only once dun sa 6 hour niya, and maganda pa rin siya. And yun nga. So will I repurchase? Yes, I would repurchase this cake foundation. Maganda kasi siya, gusto ko siya. At sabi nga pala ni Randy, favorite niya yung foundation na to kasi nga long lasting talaga. Maganda daw yung coverage. And even yung mga ibang Becky kong friends, maganda daw talaga yung coverage itong foundation na to. Masasabi nila maraming makeup artists na gumagamit nito. I would say this foundation is maganda siya. This is a must try, must have. But if you wanna purchase, I'll put the Facebook page of Japan Beauty Products on the description box. If you wanna request any products that gusto nyong i-review ko, please comment down below and thumbs up if nakatulong. And please follow me on my social media sites on the description box. You can follow me on Instagram, Twitter, like my Facebook page, and of course, don't forget to subscribe if you haven't subscribed to my channel. Okay, so that's my review for this product. Thank you so much for watching. See you next time, guys. Bye-bye. As you can see, guys, naka-cover siya.